mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay hirap na sa buhay na pinagdadaanan ninyo? At kayo po ay konting-konti na lamang ay susuko na sa hamon ng buhay. Huwag naman mga bossing, dahil marami po tayong pwedeng gawin upang makaakit po tayo ng kasaganahan. Basta't kailangan lamang po dito sa mga ganitong sitwasyon, sa ganitong mga pagganap ay may lubos kang paniniwala para gumana ang inyong law of attraction. Kung ano pong ating salitain, yan po ay magaganap. Kung ano po yung lagi nating iniisip, ano po yung mga pangarap po natin, lagi po nating sinasabi na matutupad ito, malapit na nating makamtan. At syempre, gagawa po tayo ng mga pamamaraan para makamtan nga po ito sa pamamagitan ng mga ganitong pampaswerte. Lagi ka nitong iaadya kung saan parang itutupad nito ang lahat ng mga pangarap po ninyo sa inyo pong buhay. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay never pa nakakagawa, minumungkahi ko po kayo na subukan nyo po itong gawin. Dahil ito po ay isa sa mga mabibisang pamamaraan para makaakit ng kasaganahan. Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga nahihirapan sa sistema ng inyong pamumuhay sa kasalukuyan mga bossing, huwag po kayong mawawala ng pag-asa dahil marami po tayong pwedeng gawin kagaya po nitong aking ituturo na mainam na ilalagay niyo po sa ilalim ng inyong higaan para po kumapit sa inyo ang swerte. Kung kayo po ipakaramdam ninyo na parang napakaganit ng swerte po sa inyo, na parang humihigit po kayo ng ahas sa lungga para lang kayo ay swertihin, or kaya po kung kayo sinuwerte ay para bang mabilis lang itong nakaraan po sa inyo, na parang kinabukasan ay malas po kaagad ang inyo pong naramdaman or naranasan. Ang gagawin po natin mga bossing ay pakakapitin po natin ang swerte. Mahirap po ang mga ganyang sitwasyon mga bossing, kaya huwag niyo po itong pagtiisan. Ngayon mga bossing, ano po ang pwede lamang po natin gawin? Pwede natin gawin para makaakit ng kasaganahan, mabago ang takbo ng ating pamumuhay. Ngayon mga bossing, kailangan lamang po natin ng isang tubig na malinis na tubig gripo lamang. Ang tubig ay ito po yung makapangyarihan, tubig is wealth. Kagaya nga po na naishare ko nga po sa inyo mga bossing, yung ilalim na aming higaan, nilagyan ko lamang ng tubig at asin. Kumbaga kami inatakluban sa tinutumbok, kasi dito sa aming subdivision, hindi po kami tinutumbok. Pero yung sa kabilang subdivision pala, tinutumbok po kami. Kaya ito yung bintana po namin. Kada may dadaan dyan na sasakyan, ay naiilawan po kami, tumatagos dun sa loob. Sabi ko nga po, hindi namin akalain na kami tinutumbok po dito sa kabilang subdivision. Sabi ko, bakit kaya may liwanag lagi na pumapasok dito sa atin? Pagtingin-tingin po namin, pumunta po kami doon, ay nakoy, tinutumbok po pala. Nilagyan ko po kaagad ng tubig at asin, at hindi ko po akalain bumilang lang ng ilang buwan. Pero buwan pa rin po lumipas mga bossing. Hindi ko po akalain na may ito palang tinutumbok ay napabenta na, kagaya na lagi ko po sinishare sa inyo. Dito nga po sa amin ay bawat tinutumbok ay may iba't iba ng may-ari. Hindi na yung tipo na sila yung nagpagawa, sila yung kumbaga original na may-ari. Hindi po, nakailang salin na po ito ng may-ari. At ganun din po dito sa kapitbahay nga po namin sa kabilang subdivision, nabenta na po pala ito. Tapos ang kagandahan lamang, dahil naglagay po kami ng tubig, yung pong kumbaga naglagay sila ng extension ng kanilang bahay, sinagad po hanggang dito sa bakod. Kumbaga yung kami itinutumbok na sasagip po kami ng liwanag, kasi sinasabi po nila na kada daan daw ng sasakyan na may liwanag, yung naliliwanagan na bahay nito sa tinutumbok, doon pumupunta ang mga kamalasan ng mga taong nakasakay sa sasakyan. Sinasabi po nila, at malas din ang iniilawan. Alam niyo naman po ibig sabihin niya pag inilawan ng isang tao. Ngayon po ay ginawa ko po, naglagay ako ng tubig at asin. At bumilang ang ilang buwan, kaya pala lagi walang ilaw dito sa kabila, walang tao, yung pala na benta na. Tapos yung nakabili ay kumbaga nag-ano nga po sila, may extension ng kanilang bahay, abay sinagad. Kumbaga kami natakluban ng tinutumbok, kaya swerte naman po. Tapos nung natakluban po kami mga bossing, sunod-sunod na po ang mga swerte na dumating. Kaya ito, isaludong-saludo po ako sa tubig at asin. Ngayon po mga bossing, ito pa ay aking ituturo sa inyo. Bukod po sa tubig at asin, lalagyan po natin ito ng kasaganahan. Kung kayo po ay lagi na lamang may problema tungkol sa pera, lalagyan natin siya ng kasaganahan. Paano po yan? Lalagyan po natin ng 10 piso.
Kung may meron po kayong makikitang ganito na dollar na mukhang 10 pesos dito sa atin, kasi gold po yung gitna, silver po yung ano, may dollar pong ganon, pwede nyo rin po itong gamitin. Kung meron po kayo, pero dahil sa atin ay kung may 10 piso pa po kayong ganito, kasi ngayon po ang 10 piso ay purong silver na, di ba nga po't mga bossing. Ito ay lumang ano, ito ay kinuha ko dito sa akin, meron kasi po kami ditong arinola na may mga lagayan na barya. Dati nasa alikansya po yan. Yan po, inalis ko yung alikansya at kumbaga inilagay ko sa arinola na lamang. Kasi ang alikansya, malas po yan mga bossing. Bakit kamo? Ang alikansya ay maliit lang ang butas. Kumbaga, pahirapan bago ka makapaglagay ng pera. Inihahalin tulad po ito sa buhay natin. Pahirapan bago tayo ay magkaroon ng pera. Kaya, hindi po ganun kagandahan ang alikansya. At parang sinasabi nila na lagi kami pinag-iipunan na negatibo. Kaya, kumbaga, di ba sabi, para may madudukot. Mas mainam, lagay nyo na lang ito sa cabinet or ipunin nyo ito at ilagay nyo po, i-deposit nyo sa banko. Or kaya, kagaya po nito sa amin, ako po ay bumili ng alikansyang malaki. Yung pong sinauna, yung puti, tapos may lining na blue, ayun, puno na po siya. Yan, swerte po yan mga bossing. Tapos itatapat nyo pa ito sa main door po ninyo or kaya po ilalagay nyo sa bawat sulok ng inyong tahanan ay coins. Nako, ewan ko na lamang kung hindi kayo po umakit ng kasaganahan. Ngayon po mga bossing, etong ating 10 pisong ito ay gold and silver. Ang gold, symbol of wealth. Ang silver, nagtataboy po yan ng mga kamalasan po natin. Kung kayo po ay nakakaramdam na sobrang kamalasan po sa buhay ninyo sa kasalukuyan, kung kayo po ay feeling po ninyo parang pinagsakloban kayo ng langit na talagang parang sobrang worse ang mga pinagdadaanan nyo po sa ngayon. Kayo po ay nalubog sa pagkakautang. Ay nako, subukan nyo po ito mga bossing. Ito po ay isa sa mga magaganda na pwede natin gawin para mabago naman ang takbo na ating pamumuhay. Kung kayo po ay isa sa mga nagnanais na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, subukan nyo po ito. 10 piso. Ngayon, ang gagawin lamang natin dahil syempre kung sino-sino na pong humawak po nito na maaaring may kaakibat na tong negatibo, hugasan po natin to sa tubig gripo. Pagkatapos po noon, i-dip po natin to sa, halimbawa, depende na lamang kung madami kayong coins mga bossing ha. Pwede kayong magsabay dito ng maraming coins. Tapos, ang gawin nyo, ilagay nyo lang sa bawat corner ng inyong tahanan or ilagay nyo sa may altar para nalilis na po siya at swerte-swerte na andala po nito. Ngayon, kumuha kayo ng kalahating tabon tubig. Pagkatapos po nito mga bossing, lagyan mo ito ng isang kutsarang suka, lagyan nyo ito ng konting asin, tapos i-dip nyo ang mga coins nyo po dyan. Pagkatapos po yan, mga 5 minutes na nakababad po yan dyan, pagkatapos ay ilalagay nyo po ito sa may, pagkatapos ang 5 minutes, ilagay nyo po ito, hanguin nyo, ilagay nyo sa sinag ng araw. Hayaan nyo po siya na matuyo sa sinag ng araw. Pagkatapos po niya mga bossing, kapag after ng, depende sa tagal po ng inyo pang bababad, pero ang pinakamabilis na nito ay 5 minutes. Baka po kasi mga bossing na kayo po ay nagmamadali, basta hanggang 5 minutes po mga bossing ang pinakamabilis. Pwede po mas tumagal siya hanggang alas 8. Kung halimbawa, inahon niyo siya ng alas 7, pwede siya hanggang isang oras alas 8 sa sinag ng araw. Pero yung mas mabilis yung maaalisin po siya at ikatago, mas mainam, pinakamabilis po ay 5 minutes. At pagkatapos po niya mga bossing, kapag nalinis niyo na po ito, ilalagay niyo po siya dyan sa ating malinis na tubig. Tapos lalagyan po natin ito ng konting asin. Yan. Sumisimbolo na po ito ng kasaganahan mga bossing. Ngayon, ilalagay niyo po ito sa ilalim ng inyong higaan. Ito po mga bossing ko ay isa sa mga magagandang pamamaraan para mabago ang takbo na ating pamumuhay. Kung kayo po nauumay na sa sistema na pinagdadaanan niyo po sa kasalukuyan, huwag niyo po yung pagtiisan. Marami po tayong mga pwedeng gawin para mabago ang takbo na ating buhay. Kung kayo po isa sa mga naniniwala sa pampaswerte, subukan niyo po ito. Basta kailangan ting positive sa pamamagitan ng pampaswerteng ito, mababago po ang takbo ng inyong pamumuhay. Basta, kailangan ko ikaw ay magdadasan mula sa inyong pong puso ang panalangin. At alam niyo po sa inyong pong kalooban na kayo isuswertein sa pamamagitan nito. I-wish niyo na po ang lahat-lahat na gusto po ninyo na maganap. Halimbawa, magkaroon ako ng maraming pera. Magkaroon ako ng magarang sasakyan. Magkaroon ako ng lahat ng mga pinapangarap ko ay mabili ko. Malayo ako sa anumang kapahamakan. Malayo ako sa lahat ng uri ng karamdaman. At maging masaya ang aming buong pamilya. Pagkatapos, i-wish niyo pa po yung lahat ng gusto po ninyo na i-wish po dito. Pagkatapos, lagay niyo lamang po doon. Kagaya po na lagi ko sinishare pagdating po sa tubig, kailangan
naman, huwag po itong magdudumi. Kapag po ito ay nagdumi, kunin nyo lang yung coins, hugasan nyo lamang, idip nyo po muli sa suka, tapos ibilad nyo sa sinag ng araw. Pagtapos itong tubig, i-flush nyo po ito sa aridoro, tapos kumuha ka na isang kutsarang suka at ibuhos doon sa bowl po ninyo. At pagkatapos, pwede nyo rin pong gawin sa, ano naman, sa lababo po ninyo, mga bossing. Ihulog nyo lamang po sa may lababo, pagkatapos buksan si gripo, tayang ito ay makaagos sa malayo. Pagtingin nyo po na nasa malayo na, ay di saka po kayo kumuha ng isang kutsarang suka para ma-stop na kung ano man ang mga kamalasan na maaaring nararamdaman po ninyo. At instead na kamalasan, kayo po mismo mga bossing ko ang magugulat sa mga pagbabagong magaganap po sa inyo pong buhay. Kung kayo po isa sa mga, nakakaramdam ng konting-konti na lamang ay susuko sa hamon ng buhay, huwag naman mga bossing. Marami po akong mga kakilala, nakasurvive po sila, lubog po sila sa pagkakautang at hindi na ako magtuturo. Sa akin na lamang po mga bossing, ganun po ang mga naganap. Yung akin po mga kinukwento ay base sa akin mga karanasan at yung mga nakakilala sa akin ay sila mismo ang nakasaksi sa mga naganap po sa amin. Ako po yung nakaranas ng pagtatago dahil nga po sa Kumbagay marami akong pinasok na nagkanda buhol-buhol na at hindi ko alam kung paano ko ito lulutasin or kaya lalabasan yung mga nagkanda buhol-buhol na sitwasyon. Ngayon, ang hirap po ng ganyan sistema, lalo-lalo na ako ikay tutulog, tapos ang dami mong mga iniisip, dyan naman papasok. Halimbawa, ikaw eh, nadidepress na, ang dami mong iniisip. Diyan papasok naman yung karamdaman. Maaari kayo magkaroon ng karamdaman at diyan din po yung nangyari sa akin, vertigo. Hindi na po ako makatulog at konting tayo ko. Ako yung lulang-lula. Akala mo eh, umiikot ang buong paligid. Ako yung nasusuka at hindi ako makakain. Ang hirap po ng ganyan sitwasyon. Kaya para po hindi nyo maranasan ng ganyan mga bossing, subukan nyo po ang gitong gawin. At sinisigurado ko po na kayo po mismo makakaramdam ng unti-unting pagbabago po ng inyong pong buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!